So, welcome back guys sa channel ko. Sa last video kasi, tinuro ko kung paano gumawa or paano mag-live stream na may puppet na gumagalaw na parang ginagaya yung movement ng ulo mo tsaka ginagaya din yung buka ng bibig mo. So ngayon, ngayong video, ipapakita ko lang kung paano gumawa ng ganung puppet. Okay guys, so bago ko simulan yung video, gusto ko lang magpasalamat po kila Jericho John Piana, kay JC Malyare, kay Joshua Bumanlog, kay Darius Caesar, kay Red Kayanan, kay Justin Mabaso, or kilala natin siyang Mabs Gaming sa Facebook, at saka kay Papa G sa Facebook. Thank you po sa support at salamat sa panonood ng video ko. Alright, so ayun. Simulan ko na po yung video or yung tutorial kung paano gumawa ng puppet. So, sisimulan ko siya sa pag-download ng target nating puppet. So, mag-open tayo ng file. Mas prefer ko kasing gawin to kasi idol ko po ito. So, gagawin natin tong money heist na ito. Yung avatar. Let's see. Ano kaya mas maganda dito? Cheese. Pwede na search yung money heist TV. Cartoon? Saan ko naman ito? So, in-upload siya ng isang magaling sa art. So, kukunin na rin to. At ito yung gagawin nating project. So, save ko siya dito. Then, pwede natin yung close to. Punta tayo sa Photoshop or kahit anumang editing tool. Ang purpose ng gagawin ko ngayon is i-remove ko lang yung background para lang matira yung subject natin. So, let's open the project. Here we go. So, for example, ito yung target natin. So, kadalasan ginagawa ko to kung gagawin kong or kung i-remove ko yung background ng subject ko, kino-convert ko yung background into a layer. So, at dinoduplicate ko din siya in case magkaroon ng problema. Pwede ko siyang kunin lang dun sa duplicate na layer. So, papakalanan ko lang ito na subject. And then, so, time to remove the background. So, ganyan na lang para mas mabilis. Okay. There we go. So, ayan. Ito na yung subject natin. Wala na siyang background. So, pwede ko na siyang save as PNG. Dito na lang para mas madaling makita. Pwede nyo siyang i-rename sa kahit anong gusto nyo. So, sa akin, i-rename ko na lang siya sa money heist. That money heist puppet. Or no background. And dapat yung file type, dapat PNG. So, save ko lang siya. So, i-close natin to para mas hindi tayo malito. Then, hanapin natin yung sinave natin. Ito. Then, this time naman is gagawa tayo or i-separate natin yung mata, yung ilong, yung bibig, at saka yung kilay. So, gagawa tayo ng iba't ibang layer para dito. So, gagawin dito ng background. And then, dito gagawin kong eye. Or mas maganda right eye muna. So, gumawa ko ng layer kasi balak kong alisin itong right eye at ilalagay siya sa kabilang layer para nakaseparate siya. So, ito ang gagawin ko. Gumamit po ako ng magic wand tool para mas madali. Ang magic wand tool, isa-select niya yung mga magkakakulay. So, pwede rin natin siyang, so, bali, ganito yung ginawa ko. Sinelect ko itong
dito sa location na to. So, na-select na yung mga magkakulay. And then, nag-hold ako ng shift key para mag-add pa siya ng selection. At sinelect ko naman itong isang kulay. Ayan. So, ang gagawin ko dito is, ikakopy ko to. And then, ipipaste ko siya sa right eye. Nakrenate natin. So, pag tinanggal ko yung background, ang natitira na lang is yung eye. So, ayaw naman natin magkabutas. So, kailangan natin siyang i-fill to. Then, kuha na lang ako ng iba't ibang kulay dito. And, so, ayan. Meron tayong right eye. So, since nasa ibabaw yung right eye layer, ibig sabihin napapatungan niya yung background. So, ito, pag in-unhide ko siya, or hinide ko siya, hindi siya magpapakita. Sa character animator pala, kailangan kasi natin i-separate ng mga to kasi every parts ay kailangan sa character animator. So, kailangan ko din kunin yung black sa mata niya. So, ito. Since ito yung background natin, kukunin ko siya dito. Then, gagawin ko lang yung same technique para mas mabilis. Ayan. Okay, so gagawa ulit ako ng layer at papangalanan ko naman itong kahit black sa mata para mas maganda. Ayan. Then, pipaste ko lang siya. So, kailangan din natin siyang i-position sa kaposition ng mata niya. Ayan. So, ayan. Nga pala, kung kunwari, hindi siya magka-position, pwede nyo lang i-babayin yung opacity niya. Ayan. Para siyang transparent. Then, sa keyboard nyo, pag nasa Windows kayo, just press Ctrl and T to transform the layer and move them to your desired position. Ayan. Then, babalik ko lang yung opacity niya. So, ngayon, meron na tayong black sa mata tsaka yung layer ng mata yung puti niya. So, meron na tayong dalawang layer na ano ba ito? Na nakaseparate yung kanyang mata. So, syempre, ganun din gagawin natin sa left eye niya. So, mas maganda siguro i-replicate na lang natin tong dalawang layer na to. Then, rename natin sa right left eye. And then, left black sa mata. Yan. Yan. Oops. Alright. Yan. Black sa mata. So, since nandito pa siya, gaya ng sabi ko kanina, i-move lang natin siya para magaya na yung location ng left eye. Or, sorry. Ito pala yung right. So, baliktad. Ito ang i-move natin yung right. Ayan. So, yung technique na sinabi ko kanina, pwede nating babayan yung opacity para maipantay natin siya dun sa original na location. Same with this one. Try lang natin siya i-move. Ayan. Ayan. Or then. Then, balik lang natin yung opacity nila. So, 100%. Yung black sa mata, parang meron siyang hati dito. Ayaw ko lang nangyari. So, replicate na lang natin to. And then, opacity. Ayan. 100 and right. So, right block. Ayan. Ayan. So, ayun. Meron na tayong ayan. Yung puti sa mata, left and right, ayan, tsaka yung black nila.
Ayan, so na-separate na natin sila. Or meron na tayong layer na naka-separate yung mga mata nila. So next target natin is yung kilay. So gagawa ulit tayo ng layer. Mas maganda dito lang sa taas. And then eyebrow. Let's rename them to left eyebrow. Ayan. So again, sa-select lang natin yung subject natin. Then ngayon, sabi ko kanina, gagamitin ko lang yung magic wand tool. Ang shortcut po nito is W on your keyboard. So sa-select ko lang yung kilay, then yan. Pag meron na siyang selection, parang nakapaligid na dots, ibig sabihin na-select niya na yung part na yun. And then pipiliin ko yung layer kung saan ko siya gustong i-paste, then i-paste ko lang dito. Yan. So pag hinide natin yung subject, makita natin na meron na tayong copy ng kilay niya. So same lang din po siya sa kabilang part. So gagawin ko lang po siya ng mabilis. Or mas maganda siguro i-replicate na lang natin to. Itong left eyebrow, and then flip natin sa vertical or sorry, horizontal, and then move natin siya sa location kung saan nakalagay yung right eyebrow. Ayan. Then rename na lang natin siya sa right. Ayan. Ayan. Meron na natin makaseparate. Ayan. So next target natin is yung, sabihin na natin ito yung buong ilong. This one. So, isali na lang natin siya sa isang buong part ng ilong. So, gagawin ko is sa-select ko yan. Oops, hindi naka-select po yung subject natin. Sa-select ko yan. Then, mag-add tayo dito. Oops. Mag-add tayo or gagamitin ko yung lasso tool. Then, mag-i-hold natin yung shift key to add selection. And then, sabihin na natin dito, yan. Ayan. So, kakopy ko lang siya. Then, create ako ng new layer and papangalanan ko siyang nose. Then, paste ko lang yung, yan. Okay. So, meron na tayong left eye, right eye, eyebrow, tsaka nose. So, kailangan din natin i-separate pala yung ulo. So, gagawin ko na lang siya ng mabilisan. So, lalagay ko siya dito, then head. And then, kailangan kong, ito. So, yung head po natin, balak kukunin lang yung head. So, dito sa part na to. So, gagamit na ako ng pen tool kasi mouse lang yung gamit ko. Medyo mahirap po. Kasi, lalo na pagpasmado tayo. Ayan. So, gaganyan ko lang siya. Sasalak lang natin yung ulo saglit. Yan, so plan ko lang naman yun, i-trace yung nasa baba kasi mahirap. So, kailangan lang natin yan. Then, sa pen tool, ang ginagawa ko dito, kinakonvert ko yung pen tool as selection. So, right click lang, then make selection. Then, click OK. And so, na-select na natin yung ulo. So, wag na tayo mag-alala kasi wala naman siyang background. So, kakopy ko lang siya. Kakopy ko siya dito, then ipipaste ko siya sa layer na ginawa natin na head. Ayan. Oops. Ayan. So, hindi siya nila magkapantay. So, ipapantay ko lang siya. And then. Ayan. Oops. Ayan. Okay. So, naka-separate na po yan. So, kung mapapansin nyo guys, pag ito, yung eye, pag hinide natin sila, makikita natin pa rin yung mga eye nila. So, kailangan po natin silang burahin dito sa head layer. So, ang gagawin ko, yan.
So, ang ginagamit ko, gagamit tayo ng patch tool. Mas maganda. Then, sa-select lang natin to. Ah, teka. Di pa pala natin nakakopya yung bunganga. So, kailangan din natin mag-create ng mouth layer. Then, sa-select ko muna to sa clip. And then, pipaste ko siya dyan. Ayan. So, ngayon, kailangan lang natin burahin yung mga parts dun sa original na subject. So, patch tool, then select natin to. Then, i-drag natin sa gusto nating makopy. Ayan. So, nabura na siya. And then, same with the kilay. Sa kilay naman, mas maganda siguro burahin muna natin. Same dito. Oops. Then try natin i-patch tool pa kung kaya pa. Ayan, select tayo dito. Ayan. Parang mas maganda yung output niya. So, patch tool. Then, select tayo dito. Ayan. So, parang mas maganda yung output niya. Same with the eye. Ayan. I-brush lang natin sila. Kung ayaw nyo mahirapan, pwede nyo palakihin yung brush size. Ayan. Binubura na natin sila. Pala guys, don't forget yung target nyo is mismo yung head. Kasi nagbubura kayo, nakatarget pala siya sa mouth or sa ibang parts ng layer. So, ayan, nabura na natin. Try lang natin i-patch tool. Baka sakaling mas maganda pa. Ayan. Then, select tayo dito. Ayan. Parang mas magandang gumanda nga siya. Oops. Ayan, so, ito na lang yung natitira. So, pag in-unhide natin yung mouth, left eye, yung black niya, yung right eye, yung black niya, then yung kilay, ayan, tsaka yung ilong, meron na tayo isang buong, isang money heist puppet. Ayan. So, para lang maligtas natin yung ginawa natin, para hindi masayang yung oras natin, so save lang natin siya. So, ito. Ang gagamitin ko ngayon is yung PSD file or Photoshop para pag in-open natin, makikita pa rin natin yung mga layer na ginawa natin. So, isa-save ko lang siya dito. Okay, next thing, kailangan natin mag-open ng Adobe yung Character Animator. Oops, meron pa pala. Kailangan ko din yung body. So, yung background. Ayan. Ayan yung katawan niya. So, ang gagawin ko dito is dadagdagan ko siya ng red. Para pag lumampas yung ulo natin mamaya is meron pa rin. Bibilugan ko lang ito.
selection. Ayan. So, save na lang natin siya ulit. And then, save. Ayan. So, next, open natin yung character animator natin. Sana mag-open. Meron pala ito. Pag new project na lang tayo. Ayan. Then, i-rename nyo siya sa kahit anong gusto nyo. Sana nakikita pa rin yung OBS ko. Ako po. Hindi na. Tumigil yung OBS ko, guys. Yung character animator kasi nag-open ako siya ng bago. I-open ko lang ulit yung project ko. My after. Ayan. So, ang next natin is, kailangan lang natin mag-download ng template sa character animator mismo. So, open natin yung browser na din. Or, i-copy nyo na lang itong link. Don't worry guys, ilalagay ko siya sa baba. So, copy and then paste. Then, hanapin natin yung blank template. Ito, ito yung blank template. So, click lang natin yung download. Then, download lang natin siya. Okay. So, yung file na na-download natin is naka-compress or naka-encrypt. So, kailangan meron kayong pang-extract na file or application. So, i-extract ko lang siya dito sa extract to blank to a folder. Ito siya. So, mas maganda guys, i-copy nyo na lang to sa ibang location ng area ng computer nyo. Then, lang template. Rename natin. Yan. Then, eto yung template or eto yung file na kailangan natin i-edit without using the character animator. Kasi meron dalawang pagpipilian. Pwede rin siyang i-edit sa Illustrator or pwede rin siya sa Photoshop. So, open ko to with Photoshop. Teka lang. Mukhang ayaw. Try natin dito. So, no choice tayo guys. Kailangan natin siyang i-open as character animator. So, bali marireplace lang yung puppet ko. So, ito yung puppet ko guys. Yan. Kailangan ko lang siyang gawin sa ngayon para ma-edit ko siya sa Photoshop. So, kung na-load nyo yung blank na na-download nyo sa character animator, punta lang kayo sa file. Or, sorry, punta lang kayo sa edit. Then, click nyo yung edit original. Ayan. So, yung blank template natin napunta siya sa Photoshop. So, since nagre-record ako gamit yung puppet ko, punta lang ako sa puppet ko dati. Ayan. Para ma-load siya ng NDI or sa OBS natin yan. So yun, na-download na natin yung template. This time naman guys, i-replace natin yung mga parts sa mga ginawa natin, na kinopya natin yung parts mula sa money heist kanina. So itong template na to is nakagroup sila every parts. So, unahin na natin yung head. So, kasi ito yung nandito ngayon. So, head.
I mean, yung head pala is consist na ng madaming parts. So, punta tayo sa face background. Ito. Ayan yung face background niya. So, dito. I-zoom lang natin konti. So, sa face background, kukunin natin yung ginawa natin kanina sa money eyes. Which is, ito. Ito na lang, guys. So, ito yung ginawa natin kanina. Binura natin yung iba't ibang parts. So, kakopyain ko to. Or, mas maganda, Control-C nyo na lang. Make sure nakaselect kayo sa layer and make sure naka-unhide siya. Or naka-show. So, copy. And then, punta tayo sa layer ng face background. So, ito yung mga shadow niya. Pwede na nating tanggalin. Hindi naman makailangan yung mga yan. And then, i-replace natin siya or replace natin yung ating head kanina. And then, resize lang natin siya sa magandang size. For example, yan. Or, mas maganda siguro mas maliit na lang. I-resize rin natin siya. Ayan. So, guys, na-replace na po natin yung ito, yung background ng mukha niya. So, pwede na natin siyang i-delete. At, yan. So, huwag kayong mag-alala. Hindi nyo na kailangang i-rename tong mga to. Automatic na yan. So, tapos na tayo sa face background. This time naman, i-replace natin yung ilong. Ito yung ilong. Kung makikita nyo, nawawala. Ito. Ayan. Ayan. So, copyin natin yung kinapi natin dito. And then, punta tayo sa nose. Ito. Then, make sure nakaselect again sa layer na gusto nating i-copy din. Control, C, and then paste. Ayan. Dapat, guys, nandito kayo sa loob ng folder or group na nose bago niya i-paste. Ayan. So, na-replace or na-paste na natin yung nose. I-re-resize lang natin siya ng konti. Ayan. Ayan. Or, siguro mas maganda, copyin natin yung money heist mismo. Oops, nawala yung template ko. Or yung nakopy ko kanina. Ang gagawin kong technique, i-merge ko lang sila saglit, then kakopy ko siya. Then punta tayo dito sa may... Ayan, then paste. Then, control-Z ko lang to. Ayan. Ayan. So, ang purpose ng itong ginagawa ko is para may align natin ng parehas yung kinokopya nating mga parts. Ayan. Ipapantay ko lang siya dito. Or, mas maganda dito na lang sa ibabaw. Ayan. Pag nasa ibabaw kasi siya, guys, ibig sabihin siya lang yung layer na magpapakita. So, ang gagawin ko ngayon, ibabawasan ko yung opacity niya para maging transparent. And then, i-copy natin ito. Make sure na isize natin siya dun sa ulo or sa any desired size na gusto niyo. Ayan. Mukhang pantay na sila. So, kung makikita nyo, guys, yung position ng ilong kanina na nilagay ko is hindi sila pantay dun sa original. So, yan yung purpose ng ginawa ko kung bakit nilagay ko yan. Idadrag ko lang siya. Dapat kapare siya ng ilong natin. Yan. Try natin yan. Then, enter. Ayan. So, nailagay natin yung ilong sa tamang lugar. Pwede na natin ulit i-hide to. Yung guide natin. Tawagin natin siyang guide. Oops. Ayan. So, tapos na tayo sa ilong. Punta tayo sa
ito na lang yung bunganga or amenen. Ito na lang right eye. So yung right eye niya, madami po siyang groups sa loob. Meron po siyang right eye, then right eye blink, lid, pupil, and eyeball. So yung ginawa natin kanina is yung eyeball, yung white sa mata. So kailangan lang natin kopyahin yung eyeball natin. Ito. I-copy lang natin yung left eye. So, bali dito, nakapangalan siyang right. So, hindi naman na siguro yung mahalaga. Ang maganda is may position nyo lang sila sa tama. So, kukopyahin ko itong left eye. Yung white lang. So, copy and then paste natin dito. Dapat nakapasok siya sa layer natin or group na eyeball. Ayan. So, open ulit natin yung guide natin para i-position natin ng tama yung eyeball. Okay. Ayan. Check lang natin. And then, tanggalin na natin po yung guide and idirin na natin yung mata niya. Ayan. So, tapos na tayo sa eyeball. Yung pupil naman or yung black ng mata. Balik lang tayo dito and copyin natin yung black na ginawa natin kanina. Which is ito. Itong layer na to. So, copy. Then paste. Punta tayo sa folder tinatawag na pupil. Ito. And then, paste natin. Yan. Yan. So, kung makikita nyo, malaki na naman yung pupil natin. Kailangan natin i-open yung guide. And then, zoom natin and resize natin yung pupil natin para mag-match dun sa guide natin. Ayan. So, delete na natin yung original or yung pupil na kasama sa template. Ayan. And then, yung eyelid, bali hindi tayo nakagawa niyan. So, gagayaan na lang natin tong eyelid nila. So, ito yung eyelid nila nakasama sa template. Then, control T lang natin siya para i-resize. And then, i-match natin sa size ng mata natin. Then, yung kulay, papalitan natin yung kulay niya. Gagamit tayo ng color picker. Ito. Or eye drop. Ito. Copy tayo ng kulay na malapit sa mata niya. Then, punta tayo sa fill. And then, lagay natin yan. Ayan. So, tapos na tayo sa eyelid. Meron din siyang folder na tinatawag na yung blink pag pumigit yung mata. Ayan. Ganyang kalaki. So, gagayin ulit natin yung template nila. So, resize lang natin siya. Tapos make sure na pag nakapikit siya is natatakpan niya yung buong mata natin. Ayan. 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 So, kailangan lang ulit natin i-replace yung color. Copy tayo dito. Ayan. And yung default setting po nito guys is naka-height po siya. So, kailangan lang natin ibalik dun sa dating setting. So, tapos na tayo sa part sa right eye. And pwede nating pwede nating i-minimize yung folder na yon. Then yung eyebrow, i-replace din natin which is ito. Itong part na to. So, kakopyan natin yung eyebrow natin kanina. Ayan. Ayan. So, again, di natin alam kung anong sukat. So, yun, ulit natin yung guide natin. Ayan. Ayan yung guide natin. Yan yung purpose ng guide natin eh. Ayan. So, ayan, naka-position naman ng tama. Then, i-erase na natin yung original eyebrow ng template. Ayan. Ayan, kunti na lang. Kunting-kunti na lang, guys.
Ayokong naka-default yung eyelid na nagpapakita, so tatanggalin ko siya. Asan na ba yan? Ito tayo sa right eye, then lid. Yan. Yan. Then, same lang din yung gagawin natin sa kabilang mata. So, bibilisan ko na lang, guys. Ayan, guys. So, last part is yung mouth. So, I guess, pwede na lang natin hayaan na ganyan yung mouth niya. Parang same lang din naman yung mouth dito, guys. So, we can leave it like that. Then, tapos na tayo sa ulo. Or sa head. The next part is yung body natin. Ayan yung body natin. So, try lang natin i-hide muna yung head niya. Ayan. Then, yung body naman niya. Ito. Kailangan natin i-replace ng katawan natin dito. So, gaya ng kanina, guys. Ito yung katawan niya. Ito. So, copy lang natin. Then, paste lang natin dito. Then, open natin yung guide. Ayan. And then, oops, okay, make sure pala nakasa torso pala siya. Sorry. Eto, pang replace na to. So, ilalagay ko lang siya dito. Then, delete lang natin yung iba't ibang parts. Ayan. Yung pants natin, guys, hindi naman tayo na, hindi na kailangan yan. Depende na lang sa inyo kung kaya kailangan nyo yung whole body na yan. Then, hide natin ulit to. So, dito, yung natitira na lang natin is yung left hand or left arm and left hand. Ayan. So, pwede nyo siyang palitan yung nagta-type, parang yung ginawa ko. Ayan. Pwede kayo mag-download sa Google, guys. So, this times, guys, pinakita ko lang sa inyo yung basic. Medyo advanced na yun at kailanganin po ng madaming time. So, ipapakita ko lang sa inyo. Pag sinave natin tong ginawa natin na ito, pag sinave natin siya, oops, click nyo lang yung save and automatic mag-update yung blank character animator natin dito. So, makikita nyo yung puppet kanina. Ito. Ayan. So, isave lang natin ulit. Wait lang natin. Ayan. So, nagpalit na po yung puppet natin sa money heist. At ito na siya ngayon. Ito yung nagpa-play ngayon. So,
Ayan lang guys, yun lang yung basic. Kung gusto niyo yung dagdagan ng mga nagkaganan, pwede niyo siyang dagdagan. Kailangan niyo siguro maganap ng alam mo yun. Mas magaling mag-edit or maganap kayo online ng mga free templates na ganun kasi kakailanganin po ng mahabang time kasi madaming frames po yun, mga 11 frames po siguro yung gumagano'n ganun. So ayun guys, kung makikita nyo nakagawa tayo ng napalitan natin yung ating puppet from blank to a money heist template. So ayun guys, ganun lang po siya. Sana may natutunan kayo sa video ko. At ayun guys, sana nakadagdag din po itong kaalaman sa paggawa niyo ng animation po. So kung may tanong kayo guys, comment niyo lang below or and also guys, sana like, share and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po. Yun lang po sa ngayon.